Tama ko yung sabi kanina eh. Hmm. Hold it! Hold it! Hindi po. Hindi po. Stop it! Stop him! Stop him somebody! Stop it! All right, hindi right. Po nakakaroon! Wait. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. At sa lahat po ng mga baguhan po sa ating channel, tuloy po kayo. Welcome po. At sa mga returning viewers natin, sa atin po mga subscribers, maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa lagi mong pagsuporta sa atin. Sa ating episode ngayon, pag-uusapan natin at ating ia-analisa ang isa namang classic debate sa isang GMA TV show noong 1990s hanggang early 2000s. Ito po ang debate with Mare at Pare. At hindi ko pa po alam in particular yung kanila pong pagdedebatehan ngayon. I'm guessing it should be something about politics dahil ito lang po ay nasuggest po ng ating staff at atin po itong papanoorin. At sa akin pong background, ako po ay dati pong university debater sa loob po ng 3 taon sa MSU IIT. Ako rin po ay isang law debater po ng Mindanao State University College of Law. Ako po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako rin po ay member ng International Public Speaking Organization na Toastmasters International. At bago po natin panoorin ang nasabing video, gusto ko lamang pong bigay ng kaunting announcement sa mga first time viewers po natin ngayon na malamang po ay napadpad dahil po na-mention po tayo sa ibang YouTube channel, sa mga live stream po ng iba't ibang mga social media influencers. Magbibigay po ako ng announcement mamaya po at the end of this video patungkol po sa legal debate ni Fiscal EJ at Attorney Libayan. But for now, enjoy muna tayo sa video. Let's sit back, relax, and enjoy the show. Let's go! Wala naman tayong pinuputol na press freedom. We are not curtailing press freedom. They can write whatever they want to write. Manila Times is already lost to the friends of Arab. Let's try to save the Inquirer. Kung hindi hihinto ang Inquirer sa paglalabas ng mga tinatawag na negative at critical stories against the Estrada administration, ay unti-unting alisin ang mga advertisements, papupulautin ang advertisements sa Inquirer. Once you open up, you know, the Constitution for possible amendments, you cannot really just confine it to maybe economic issues, but you can in fact open the entire charter to many changes. Sa darating na Biyernes, 20 Agosto, magsasagawa ng isang protest rally sina dating Pangulong Corazon Aquino at Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin upang ipahayag ang kanilang oposisyon sa charter change. Marcos style of cronyism, ill-gotten wealth, press freedom, at marami pang iba. Kasabay nito ay nagpahayag din si Brother Mike Velarde ng El Shaddai na sa ganitong araw din niya ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. Their rally is mainly political in nature, voicing out their concern against certain issues, while ours is purely a prayer rally. Hindi pwedeng tawaging rally ito, kundi annual celebrations of faith, love, and unity ng El Shaddai. It's our 15th anniversary. At the same time, it is my 60th birthday. Samantalang ang Archdiocese ng Maynila ay nagpalabas din ng isang pastoral letter na naghihimok sa bawat isa na dumalo at makiisa sa pagtitipon sa Agosto 20. Hindi raw ito paramihan ng dadalo, bagkus ito raw ay tungkol sa prinsipyo at kalayaan na minsan ay nawala na sa ating mga Pilipino at ngayon ay nagbabalik na sa ibang anyo. Mga mare at pare, August 20 rally, kailangang suportahan o hindi? Tumawag sa aming telemessage lines 867-9707 kung kailangan at 867-9708 kung hindi kailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig niyo na ho yung mga kung ano yung bare bones of the issues that we are going to discuss tonight. E ngayon ako, ang dami-dami pong tao rito sa studio. Napakagagaling na mga pumunta rito. At they pero are going Manny, to... big siguro itong mga ating mga guests talagang nag-aantay na mag-debate na tungkol dito sa issue. Pwede ba? Umpisahan na natin kaagad para we will not waste time. Ang unang guest po namin na sinasabi po ay dapat nating suportahan ang rally ng August 20 ay ang ating kaibigang senador, si Senator Raul Rocco, the chairman of the Senate Committee on Constitutional Amendments. Wow, senador! Kailangan suportahan natin sapagkat at lahat ng wala pang lupa na matatayuan ng bahay dapat sumuporta. Kailangan suportahan po natin sapagkat kung mamatay ang freedom of the press, mamawalan tayo ng liwanag.
at kasinungalingan na naman ang mananatili dito sa Pilipinas. Kailangan pong suportahan natin sapagkat sabi nila liberalization, libre competition daw, pero paano mo lalabanan kung palakasan? Hindi naman pwede. Paano kung wala kang apelido? Paano kung wala kang pedigree? Wow! Okay, dito naman sa kabilang panig, ang ating first guest dito sa Di Kailangan Isuporta ay si Representative Alfred Romualdez, 1st District Leyte. At tungkol sa rally naman, ang pananaw ko dyan, sa tingin ko naman, with important issues like this, kailangan hindi rally . I'm not for pro-Chacha anti-Chacha rallies. Kailangan public debate para naman matuto tayo sa mga issues na. Okay. Dito naman ho, sa kailangan, again, kasama po natin si Monsignor Nico Bautista. Siya po ay miyembro ng Sulong EDSA. Monsignor? Sulong. Dapat nating suportahan ang rally sa 20 ng Agosto upang tayo ay makatulong sa pamahalaan ni Presidente Erap. We want him to succeed. His success is our success. His failure is our failure. Kapag nanaig na naman ang mga Marcos, nawala ang kalayaan ng media, at kapag binago ang dapat baguhin ng Constitution, but pag-aralan muna. We'll be either malapit na tayo sa milenyo. Okay. Ilang buwan na lamang. Kung tayo ay dapat maghanda, okay. Either we shape up or we ship out. Okay. Right. Dito naman sa panig ng Di Kailangan, ang suportahan ang rally sa August 20 ay si Attorney Donna Gasgonia, Presidential Commissioner. Sa akin po, hindi ako sasama sa rally sa August 20 sa Makati sapagkat yun pong rally na yon ang gustong pumatay sa karapatan ng taong bayan na pag-aralan mismo ang saligang batas upang malaman kung may nakakasama dyan sa kanya, lalo na po sa mahihirap. Na! Okay. Kasama din ho natin dito sa kailangan si Representative Rolando Andaya Jr. na siyang takbo ng takbo. 2 araw na yata. 1st District, Camarines Sur. Alright. Sa panahon ho ng krisis, ang dapat pagtuunan ng gobyerno ng pansin ay lutasan ang mga problema ginaharap natin ngayon. Katulad ho ng poverty, unemployment, at kakulungan ng pabahay. Dahil sa totoo lang, hindi naman ho nakasalalay sa pag-amenda ng konstitusyon ang pag-unlad natin ngayon. Sa Hindi Kailangan, suportahan, kasama po natin ang National Youth Commission Commissioner, ang dating Vice Mayor ng Quezon City, si Commissioner Herbert Bautista. Mare. Kung dun po sa issue ng pagsuporta sa rally, hati ang pamilya Aquino, huwag na nating hatiin pa ang masang Pilipino. No! Mayroon pa tayo. Isa pang pari. Ang ating, ito ay parish priest ng isang parokya, mga kaibigan, ng Christ the King Parish dito po sa Quezon City, si Father Manuel Bongayan. Ako naman po, hindi lamang dapat suportahan. Dapat mag-rally tayo sa Biyernes. Bakit ho? Dahil kung ikaw ay may paninindigan, kung ikaw ay may pinag-aralan, at pinag-aralan mo rin ang konstitusyon, kung ikaw ay paninindigan, dapat mo ito'y ipahayag. Hindi lamang sa debate, kung hindi sa gawain din, ipahayag mo ang iyong kakayahan na ang ating konstitusyon ay hindi lamang papalit-palit. Para baga every 7 years magkaroon tayo ng bago dahil akala natin hindi pinag-aralan noon. Okay! Ang last guest natin on the side of Di Kailangan suportahan ang rally, but definitely not the least, ay si Brother Eli Soriano, founder of Ang Ating Daan. While the Chacha is timely, the Cory rally is not timely. Kasi lahat ng irarally nila, suspicion lang eh. Curtailment of press freedom. Wala naman eh. Kaya nga may debate, walang curtailment of press freedom. Tapos, bakit yung sinasabi nila na
yung daw pagbabalik ng Marcos sa colonialism. Uh-huh. Ba't natatakot kayo? Wala na bang bobo na ba lahat ng Pilipino? Isa pa na, ito napaka-importante nito. Bakit mo susuportahan ng rally na nagdi-divide even the religious? Meron tayong mga resource persons dito sa atin. First our dito. Audience and then your audience. Sige, okay, muna. Dito sa kailangan, kasama po natin ang ating kaibigan si Dodi Limcauco, aming spokesperson ng August 20 rally. Dodi, at kasama din natin isa pang kaibigan si Attorney Alex Padilla, member Free Legal Assistance Group, Chito Vice Plan. Chairman Mabini, at ang ating kaibigan si Chito Rascon, kasama din po dito sa August 20 rally call group. Test Baltasar. Konsyensya. Okay. Dito naman, sa resource persons natin sa Dikailangan, si Ronaldo Lumbao, National Secretary General Campil. Si Alain Pascua ng League of Young Philippine Professionals. Mga audience, maraming winning. Kung marami tayong audience. Dating audience, siguro mamaya natin sila i-introduce lahat, ano? Aba, ang dating daan, kabataan ng masang Pilipino, balikatan sa kaundaran, Youth for Anti-SIM, Youth Empowerment Solidarity, Mindanao Youth Coalition for Constitutional Protection, Kabataan Barangay ng Balikatan sa Kaundaran, Women's Federation for World Peace at saka National Council of Women of the Philippines. Ako, dito naman sa kailangan, mga kaibigan, kasama po natin ang grupong Kalampagin ang Konsyensyang Kinakalawang. Takbo para sa Pambansang Demokrasya, Aksyon Kabataan Laban sa Chachan Erap, Sosyalistang Partido ng Pagkagawa, St. Scholastica's College Student. Kasama din, Maring Mini, si Tuxa Insya, Reject Chachan Movement, at Federation of Free Workers. Ito po ang ating question, ha? Kung kayo ay may mga pananaw dyan, pakitawag na kayo kaagad. August 20 rally, dapat kailangan suportahan o hindi? Kung sa inyong pananaw ay kailangan suportahan, tumawag po kayo sa telemessage 867-9707. At kung hindi dapat suportahan, tawagan po ninyo ang telemessage number 867-9708. Okay, wag po kayong alis. Yung mga comments. Anyway, babalik po kami mga kaibigan. Wag po kayong alis. Okay, mga ka-U3 sa mga baguhan po, pasensya na po, pinapost ko po talaga ha. Sana po huwag po kayong mainis. Ito po isang reaction video po sa debate nga po na nagaganap. Ang gusto ko lang po i-point out dito na very interesting debate ito dahil ito yung panahon po pala before year 2000, so around 1999 ito. And dahil nga yung title natin is August 20th rally, dapat bang suportahan o hindi? Ibig sabihin, incoming pa ito. So this is prior to the 20th of August. Sa pag-analisa po ng debate nito, bata pa po kasi ako, nasa elementary pa lang po ako nung nangyari ito. Kaya hindi po kompletong aking information about the context of this debate. Pero para sa akin, importanteng huwag nating ibase sa kung ano ang nangyari na, dahil kasi alam natin na, di ba, na-oust na nga, no, napatanggal nga sa pwesto si Erap Estrada, it will not make sense kung atin pong ibabase ang ating judgment po sa kung ano yung naging resulta na nangyari ngayon. Dahil ito nga ay parang time travel natin ito noong 1999. So this is like what, 24 years ago? Ang atin pong pagpabasehan sa panonood po ng debate na ito ay ang lakas o ang gravity ng kanilang mga arguments, pangalawa ang kanilang debate style, at number 3 kung sino ang mas logical sa kanilang presentasyon. At gusto ko rin pong sabihin na nakakamiss yung mga ganito mga palabas dahil po nakita niyo naman yung mga resource speakers nila, napaka-trusted, napaka-credible. Meron pang senador, meron mga congressmen. Ng OCA. Kami mula sa coalition of bank unions na mayroong 20,000 membro sa buong bansa ay naniniwalang kailangan suportahan ang anti-charter rally sa Friday. Naniniwala kami na morally bankrupt ang Estrada government dahil sa pamamalik ng mga Marcos cronies at ng mga Marcoses sa gobyerno at sa ating lipunan. Naniniwala kami na dapat ipagtanggol ang press freedom na walang humpay na binabanata nitong si Presidente Erap. Ayan na!
Okay, so I think medyo naklaro no nung sa sinabi nga ng mga spokesperson nila at nakita na rin natin sa intro video kanina. So dalawa pa lang main points sa August 20th na debate. So una dito, yung pinupush ni Estrada na charter change ayaw ng mga realista. Pangalawa, yung sinasabi nga nila na curtailment of freedom daw. So naapektuhan din yung press freedom and the issue about the Manila Times was brought up. May pasarap po kasi ang Manila Times. May mga naisulat kasi ang Manila Times na critical sa Pangulong Estrada. Sinasabi ng marami na naipasara nga ni Estrada ito dahil nga sa panginira sa kanya at sa konsepto po ng political law. Ito po yung sinasabi natin na nagkakaroon po ng chilling effect na kung saan ang iba pong mga media channels, ang ibang mga diaryo ay mag-iingat na kasi ayaw nilang matulad sa Manila Times nga na naipasara ni Pangulong Estrada. Okay, let's start the ball rolling. Sinabi ni Congressman Romualdez na bakit kailangan mag-rally-rally, bakit hindi na lang i-debate? Pag-usapan, debate na lang. What is your answer to that, please? Kinag-aralan na namin yan sa Senado, sa committee, at nakita natin na hindi kailangan. Ngunit si Presidente Estrada mismo ang nagsasabi at nagpupumilit na kailangan ibenta ang mga lupa sa mga banyaga, kailangan ibenta ang ilaw, ang tubig sa mga banyaga, pati etong Channel 7 kailangan ibenta. Abay, wala nang debate. Okay, dali. Ako naman, being a senator or even being a congressman doesn't mean you're smarter than 70 million people. Oh. I think the people should debate, they should form groups, and they should debate on these issues, and they should decide themselves. Okay, Nico. Sasagutin niyo, Monsignor Nico. Sa nakikita kong sinimulan ng Pangulong ERAP, kinakailangan tayo gumawa ng isang time frame. Now, within this period, magkaroon ng mechanism kung paanong ang masa ay mapag-aaralan ang ating saligang batas, ano yung mga mungkahi, mga susog, ano okay. Mga magagawa ng Pilipino. That I agree with Romualdez. Alam mo, pag-aralan, ngunit hindi babaguhin pa, pag-aaralan, upang... Wait a minute, kung ganun yung sinasabi ng paring ito, dapat dun siya sa negative side. Dapat dun siya sa hindi papabor, di ba? Pero anyway, dun sa sinabi ni Mr. Romualdez, medyo shaky sa akin yung kanyang argument. I think it's a weak argument when you would just say na, public debate kasi ang kailangan natin. And then sinabi niya din na, the people can decide by themselves. Really? Can we decide? Kaya di ba po meron tayong inihalili ng mga politiko dahil sila nga po yung ating representative, sila yung mag-represent ng ating mga interests. So I don't think na this is quite correct that we can decide by ourselves. First of all, no. We can't. In the context na ano nga ba ang kapangyarihan ng masa kapag sinasabi mo sa isang public debate lamang, wala. Actually, kung pag-uusapan mo ang empowerment nga ng masa, yung involvement nila sa politika by expressing themselves through a rally, for example, or a protest rally, is actually quite logical and is an example of political participation. Pero anong sagot niyo dyan? Anong sagot niyo dyan sa sinasabi ni Brother Eli? Na, you know, itong mga rallying-rally ito, nagdi-divide rather na divisive. Pati mga religious, nagdi-divide. Sumali na sa lahat para isa na lang tayo. Pumunta tayo lahat sa Makati. Ay dahil ba naman kapag nagde-debate, kapag nagra-rally, yan ba'y tanda na tayo'y hindi na nagkakaisa? Ay kung ang bahay, kung sa bahay tayo'y nag-aaway-aaway, at pagkatapos may paninindigan, ay hindi naman sasabihin natin, buhagin na natin yung pamilya. Okay. Yung August 20 rally, nagdi-divide sa taong bahay niya. It is the move to amend the charter change ang nagdi-divide. Ngayon pa lang. Sabi mo, hindi nagdi-divide. Ngayon pa lang, divided na tayo, no? Hindi pa nag-uumpisa yung rally, divided na eh. Bakit? Ah, mismo, because of the primary issue na ang ano yung pag-change ng charter. Sabi nila nung panahon ni Ramos, hindi pa timely ang pag-change ng charter. Ngayon, nag-uumpisa ang panahon ni Estrada, hindi pa rin time. Kailan nagkakaroon ng time? Oh, kailan na? Kailan? Kailan ng time? Okay. Bakit si Cory pinalitan ng charter? Okay, let's hear from... Para sa amin, lalo na kaming mga OFW, 7.5 million kami, ay the voice of the people is the voice of God. Kung alam yun ni Brother Eli. Ang sigaw ng sambayanang Pilipino, naninindigan kami sa August 20 rally dahil ito ang kinabukasan ng mga anak natin. Hindi lalayo ang 7.5 million overseas Filipinos sa labas ng bansa gumagawa ng kung ano-anong klaseng pagpapahirap para lang mapakain ko. Kung ang kabuhayan dito ay matatag at maunlad. Let's hear from the mga. Yan ang paninindigan namin. Strong boy. That's
Isang sektor lang yan, OFWs. At na, marami pang OFWs ang kasama namin at naniniwala hindi dapat suportahan ang rally nyo. Sapagat ang tatlong usapin na inyong binabandila ay hindi naman talaga totoo. Unang-una, sinasabi nyo bumabalik ang kronismo. Yung sinasabing tatlong krono natin dyan, halimbawa, si Kuwangko, inilagay dyan ng mga board of directors na inappoint ni Ramos. Okay. Noong si Lucio Tan, na sinasabi ninyo na... Sinasabi niyo na pinapaboran ni presidente ay humihingi ng pang-bailout para doon sa kanilang sa kanyang pali, hindi pinayagan ni presidente. Okay, sasagutin. Okay. Yung pang-kronismo. Hindi pang-kronismo. Okay. Okay. Bilang pagtugon lang sa tanong, kailan ba ang tamang oras? Mm. Ako ay naging bahagi ng proseso ng pagsulat ng Saligang Batas noong 1986. Nagkaroon ng pagkakataon para magsulat ng bagong Saligang Batas noong panahon na 'yon dahil nagkaroon tayo ng mapayapang proseso ng pagbabago. Ngayon, tinatanong nila kung kailan dapat baguhin ang Saligang Batas. Ang sagot ko dyan ay gayto lang. Dapat baguhin ang Saligang Batas at hindi ako tututol sa pagbago ng Saligang Batas kung ito'y nagmumula sa masang Pilipino. Kabalik! Kabalik! Ako naman. Kuha ka. Subalit, hindi nang gagaling sa masa ang pagtulak sa siya. Ang gagaling mula sa taas at mula sa dayuhan. Okay, let's go. Kanina po sa kabilang panig binanggit ang boses ng tao, ang boses ng Diyos. Ang binoto po ng taong masang Pilipino ay si Presidente Estrada. Wala po tayong debate dyan. Pangalawa po, yun pong mga kinatawan nung dating Constitutional Commission na kasama na Gascon. Po yung nagsalita kanina, si Mr. Gascon. Chito Gascon, ay pinapangatawanan din niya kuno yung masang Pilipino. At sinabi nila mismo sa Saligang Batas na yan, pagkatapos ng 5 taon, karapatan ng taong bayan na pag-usapan at tingnan kung dapat palitan ang Saligang Batas. Hindi naman ibinuto. We believe that President Estrada was elected by the people, but the power is not a monopoly of a single person. We have the legislative, we have the judiciary, and we have the executive. And so therefore, we should respect these rights. If we are to open the Constitution, and then there will be provisions which will change Article 12, which is national economy and patrimony, which will sell 100% total ownership of utilities, businesses, and media to the foreigners. And what will happen to us? We will be a completely total slave of the foreigners. Oh my! This is tough. This is really tough. Dahil obviously, wala silang foresight during this time. This is like, you know, 23 years ago, 24 years ago. While it is true that we were able to protect our industries, our utilities, our companies, pero tandaan naman natin na by not opening it to global competition, kasi alam niyo po yan mga ka-U3, for utilities, 100% Filipino ownership yan. For companies, it's 60-40, 60% na ownership ng mga Pinoy and 40% lang ang foreign ownership. Dahil po sa mga restrictive po ng mga economic provisions na ito, mga ka-U3, ito po yung rason kung bakit madalas po sa ating mga kapitalistang mga foreigners ang hindi nag-invest sa atin at pinipili ang ibang bansa. Tayo po ang isa sa mga pinaka restrictive na economies sa buong mundo. At kita nyo naman yung services natin, internet natin, utilities natin, tubig, kuryente, masyado pong mahal. Dahil nga po, ito po ay nagkakaroon ng monopolya ng mga Pilipino lamang na mga kapitalista. Kung i-open up po natin yung atin pong FDI, foreign direct investments, sa akin pong palagay, mas mabuti dahil po nag-open up ng healthy competition between the foreign capitalists and the Filipino capitalists. In short, mafo-force po yung ating mga Filipino utilities na i-improve yung kanilang mga serbisyo sa atin. Ayan po ang laking sa ngayon pong panahon. Hindi ikaw din. Pagdating sa... Aray ako. Pagdating sa... Just... Herbert muna. Congressman, si Herbert. Naniniwala tayo doon sa sinabi ng magandang dalaga doon sa kabilang. Ano? Ako naman po naniniwala naman na yung binuong preparatory commission ng ating Pangulo, credible din naman yung mga taong yun. Tapos credible din naman mga miyembro ng ating Kongreso. So let's leave it to the members of Congress, let's leave it to the members of the PrepCom, and then ang final arbiter naman niya, kung ayaw nyo, plebisito, doon natin makikita. Okay, Alex. Okay, so let's alam nyo, noong 1987, nagkaroon ng ratifikasyon no, ng ating konstitusyon na higit sa 90% nag-ratify. Mm. Ang natatandaan ko, binoto natin si ERAP, pero ang isa niyang obligasyon is to defend and protect the Constitution. Yep. Yeah. Hindi yun siya magbabago. No? At hingil naman sa binanggit at dun sa mga miyembro ng Preparatory Commission, alam nyo, yung mga miyembro, no, sila Padiranga, sila Villegas, lahat po yan ay para sa tayuhan. Not lahat po yan ay para sa culture change. Wala akong pagbabago dyan. Let's hear from somebody here. Okay. The Mindanao Youth Coalition for Charter Change support for a charter change for only through this will
the much-needed political and economic reforms emerge, amending the Constitution will possibly pave the way for Senate regionalization, which means equal representation of the people from Luzon, Visayas, and the Mindanaoans. Grievances and issues affecting Mindanao will now be heard and addressed. No longer will be neglected the way we were before because of the uneven representation in the upper house. First. We'll have a commercial, but we're coming back. Pakinggan po natin yung spokesperson ng August 20 rally. Pagbalik po natin. So, merong isang from Mindanao pa na Youth Coalition na nag-issue ng statement. I will not recommend that. Kung kayo po ay ma-feature po sa isang televised po na event na katulad po nito, kung hindi naman statement ang hinihingi, huwag po kayo magbigay ng statement. Just say it and simplify what you have to say. Kasi totoo lang, hindi ko po na gaano natindihan yung gusto niyang sabihin dahil it's a long statement na dapat maiksi lang. Kaya nga nasabi na nga po natin sa iba pang mga debate, especially po sa mga ganitong opportunity, kung kayo ay magiging speaker or resource person, bomba na agad na argumento ang dapat niyong sabihin. So that would be my suggestion here. On the other hand, para po maliwanagan po kasi nagkasangasanga po yung issues po na nangyayari po, ano po? Sa debateng ito, titingnan mo muna, what are the reasons for you joining the rally? So naka-entail po dyan yung sinasabi nga po nila na chacha, cronyism, at press freedom. So technically, walang batas na pumipigil sa atin na magkaroon ng isang peaceful na protest. Pero atin din iisipin, ano ang goal ng rally? At ang rally ba na ito ay epektibong paraan para ma-address yung issues na kanilang tinitindigan? O ang pag-rally ba ay epektibong paraan ng pag-express ng kanilang freedom? Kasi kung hindi naman pala siya effective at hindi naman pala ma-meet yung dapat na aim ng protesta na ito, eh mas mabuting sa bahay na lang tayo, di ba? So once na masasabi natin na this is logical, this move is worth doing, then go! Para sa amin dito sa Barangay Kapitolyo, dalawang po kami ngayon dito, hindi lamang suportahan ang rally sa August 20 sapagkat ang rally ay napakagulo at dapat lamang baguhin ang mga ibang provision sa konstitusyon na hindi makamasa. Ito po ang ating preliminary poll update, the first poll update from Telemessage Poll. Ang di kailangan suportahan ang rally, 7,165. At yung tumawag po na sinasabing kailangan suportahan yung rally, 13,167. Kung sa palagay nyo kailangan suportahan ang rally, please call up 867-9707. At kung sa tingin po ninyo hindi kailangan, tumawag po kayo sa telemessage number 867-9708. Okay, let's start. Kanina, wait, quickly. Kanina, nasabi ko po yung spokesperson mismo ng August 20. Talamin nga natin siya. Dodi, itong rally, bakit kailangan suportahan ito? Daming objections dyan. Sa palagay namin ay kailangan nating suportahan ang rally. Sige. Dahil napakahalaga ng mga issue at kailangan ngayong mismo bigyan ng mensahe kay Presidente Estrada, makinig kayo sa sambayanan. Mm-hmm. Maganda yung survey, mahigit 70% naniniwala kay Presidente Estrada, pero lampas 80% kontra sa charter change. Sa makatuwid, anong ibig sabihin yan? Yung mga marami sa naniniwala kay Presidente Estrada, kontra rin sa charter change. At sa lahat ng survey na pinatakbo na hindi lang sa estasyon na to at sa isang estasyon, tungkol sa rallying ito, ganyan po ang resulta. Okay. So, pumunta kayo! Ang sinasabi ko naman, lagi niyong... Okay, before that, no, maganda yung sinasabi dito ng organizer mismo ng rally na ito. So ito na nga yung sinasabi natin kanina, what are your reasons for joining this rally? So sinasabi niya, dahil ito daw po ay patungkol sa important issues. At pangalawa, para daw sila ay mapakinggan sa kanilang mga hinaing. Valid naman yung kanilang mga reasons. At gusto ko din nasabi ng organizer, while malaki yung approval rating ni Erap Estrada nung panahon nito, 70%, pero 80% ang hindi sang-ayon sa charter change. Yung chacha lumang tugtugin na po yan sa totoo lamang po. At unfortunately, ang masa po ay takot na po sa ganito pong uri ng pagbabago. Dahil nga po sa ating traumatic history with a dictator na kung saan po ay talagang nabago yung 1935 Constitution at ito ay napalitan noong 1972 dahil nga nagkaroon ng martial law. At nung si Cory naman ay nailuklok, nagkaroon tayo ng madalian na paggawa ng Constitution, yan yung 1986, yung Freedom Constitution. And I think it was ratified in 1987. So after that, ayaw nang palitan dahil takot na nga yung mga tao at nagkaroon ng matinding protection sa Constitution dahil sa kanilang paniniwala na it will kind of like open up a can of worms, kumbaga. Yun ang kinakatatakutan nila, which
which I don't personally agree. Dahil para sa akin, kinakailangang sumabay ng konstitusyon sa pagbabago ng teknolohiya. Sa call of the times, kinakailangan ng isang mas responsive na konstitusyon at paraan ng paggawa ng batas na madaling sumabay sa flow ng lipunan. Sinasabi na nakag-aralan na ninyo ito, lagi niyong sinasabi na alam ninyo lahat ng solusyon dito, eh bakit ayaw niyo nasubukan namin? That's why you should invite the Pro Chacha to your rally and you should have a public debate. Sandali lang ho. Unang-una, hindi ko ibinoto si Estrada upang baguhin ang konstitusyon. Ibinoto ko siya upang ayusin ang magulong bayan. Okay. Magulong bansa. Hindi baguhin. Yeah, but that's a wrong assumption na ang pagbabago ng konstitusyon ay ang pagsira ng ating lipunan na para bagang hindi ito solusyon sa kahirapan at problema. Maraming paraan na pwede masolusyonan ang problema. Isa na rito ay ang pagbabago at pag-i-improve ng ating mga batas. Hindi rin naman pwede baguhin ng presidente yan because he does not have the mandate. Ay, bakit po? Wala nga siyang mandate na baguhin yun. Okay. Father, wait. Ignorance na sabihin natin papalitan ni presidente ang charter. Walang kapangyarihan ng presidente para palitan ng charter. At meron dalawa. Pasimuno siya. May dalawang paraan para palitan ng charter. Pasimuno. Either constitutional convention or yung constituent assembly. Ngayon, ang final arbiter dito ang Filipino people. Okay. Kaya nangyayari sa atin, kaya nga nagra-rally. Ang inyong rally, puro suspicion. Okay, Raul. Puro suspicion. Puro natin yung suspicion rain among the Filipino people. Okay, sana intelligence. Okay, Brother Eric. Pakinggan natin si Raul. Si Raul. Wait. Ang problema na bigyan na ng paliwanag ni Attorney Padilla, totoo yan, CONCON, Kongreso o referendum ang tatlong uri na pagpapalit pag-i-enmienda ng konstitusyon. Pero ang presidente, preserve and defend. Ngunit anong nakita natin? Ang nangungunang gusto magbenta ng lupa sa mga foreigners, Presidente Estrada. Abay, who will preserve and defend us? Paano naman tayo? Ang nangungunang gusto magbenta ng ilaw at tubig, Presidente Estrada, yan ba ang preserve and defend? Kaya may problema. Ayon. Okay. Maraming salamat. Tama po yung sinabi ni kagalang-galang Senator Rocco. Kaya nga, nandiyan kayo sa Kongreso, may PrepCom tayo, pag-usapan natin sa lamesa, at kung ano po yung magiging resulta, ihain po natin sa taong bayan para sila po ang talaga mag-desisyon kung anong nararapat para sa ating bayan. Okay, alam nyo, maganda po ang merong isang question na hindi pa sinasagot nitong panel na ito. Yung sinasabi nyo, nagra-rally kayo, suspicion lang. Ano ba? Bakit kayo nagra-rally suspicion? Okay. Okay, before that, nagustuhan ko yung sinabi dito ni Maring Winnie. Bakit? Ito ay isang karakteristik ng mahusay na moderator. Kanyang pinoint out ang isang argumento na nasabi from the negative side na kinakailangang i-address ng positive side. Napakahusay nun. Tandaan po natin sa debate, kapag isang argumento ay hindi in-engage ng kabilang panig. Kunwari, pag sinabi mong ganito sa isang argumento at yung kabilang side hindi niya na-point out yan, this will stand. So in short, ito po ay makukonsidera na tama at plus points po yan sa grupo na yan. So ang ginawa ni Maring Winnie is para magkaroon ng clash at gumanda pa yung diskusyon, kanyang iginide yung pagtatanong at sinabi niya na, what can you say about this? You have to address this issue. Answer, please. Here, we have an answer here. Go ahead. Ako po ay mula sa Sosyalistang Partido ng Paggawa. Palagay ko si Erap ay numero unong sinungaling. Sinasabi nating suspicion. Klaro po, malinaw po. Sa kampanya niya, sinasabi niya ay ganito, Pilipinas ay para sa Pilipino. Pero ngayon, ano sinasabi ni ERAP? Ang Pilipinas ay para sa dayuhan. Okay. Maray. Justice, go ahead. We beg to disagree. Pakinggan lang. ERAP is a liar. That is not true. When you have the rally, it's only for people to count how many are in yellow shirts and how much confetti you can throw in the streets. Nako! So you will ask your conscience now whether we need a change in the Constitution. The Constitution needs to be changed. It has to be changed to feel the pulse of the people, the thinking of the people. If we do not change, we will be as stagnant. Okay. So maganda yung sinabi ni Justice. At sinabi niya nga na ang Constitution, the law should feel the pulse of the people. Very interesting perspective. And I think yung Justice parang nasa gitna. There are elements of her saying na hindi siya pro-rally, but at the same time, meron siyang elements na dapat ding baguhin ang Constitution dahil ito ay dapat na maging flexible. Tama ho yan. Tama ho yan. Tama ho yung sabi niya na
justice, kinakailangan na magkaroon tayo ng rally. Meron nagsasalita. Sa 20 taong diktadura. Oh, okay, okay. Tama ho yan. Tama ho yung sabi kanina eh. Hold it! Hold it! Hindi po. Okay. Hindi po. Hold. Stop it! Stop him! Stop him somebody! Stop him! Hindi po nakakaroon! Wait, wait! What? Isa lang, isa lang, isa, isa. Stop it. Tama. Stop it. Okay, okay. Mga kaibigan, tayo ay nag-e-enjoy dito kasi nagkakaintindihan tayo. Pero yung mga tao na, nanonood sa atin, hindi nila naiintindi kung ano nangyayari dito. So please, let us try to give this the audience an opportunity to hear what is. And dapat merong proper decorum. So tama lang po, hindi po maling ginagawa ni Maring Winnie kasi may mga ganun po na nanghehekel na ang labas, eh, no? Dapat po, una, yung person na nagsasalita, hindi nga binigyan ng chance, hindi nga ni-recognize na magsalita. And as a respect for the forum, sana hindi niya ginawa yun. Kasi kung ganyan lang din naman, eh hindi na, huwag na lang tayo mag-televised debate. Parang street debate na lang to, di ba? So maling-mali yung ginawa ng isang speaker na kung sino man yung may hawak ng mikropono. Hindi po ganun eh. Hindi po dapat tayo mang-overpower at i-drown out mo yun ng iba para hindi makapagsalita. Mali po yun. Going on. Okay? Alright. Congressman Andaya was saying something. Pakinggan natin si Congressman Andaya. Pakinggan lang natin. Okay, go ahead. Una-una, klaruhin natin. Karapatan ho ng mga taong bayan na mag-rally to, ha. Yeah. Nasa konstitusyon yan. Mm. Pangalawa, hindi naman ito based on suspicion. Ang presidente mismo nagsasabi kung ano mga proposals, anong changes ang gagawin. Yung mga tao naman nakakadidus naman, matalino naman ang mga taong bayan eh. Mm. Alam nila yun. Tsaka tama yung sabi ni Juan ng kanina, na kailangan kunin ng pulso. Kunin ng pulso, okay, ng bayan. Ang latest survey ho, SWS, 86% ng taong bayan ayaw sa charter change. Okay, anybody want to speak? Maring Winnie. The Constitution. Hindi po totoo na nagkaroon ng diktadura. Kung hindi po, ng panahon po ni Marcos, hindi sana nakapagsalita ng isang salita si Father Nico sa kanyang pulpito. Huwag nagkaroon ng diktadura. Nagsalita po ako. Maring Winnie, kami naman. Sandali lang, maganda ito. Okay. Justice, are hindi you saying, tayo nag-rally. Justice, are you saying that there was no dictatorship? No. Is that what you were saying? No, what I mean to say, I'm only contradicting what the gentleman said, that there was a dictatorship. I was saying that if there was, Father Nico would not have said in the pulpit what he said about that. No, I don't agree with that, Justice. I don't agree. Hindi ako sang-ayon dyan kasi hindi lang naman ang batayan mo ng pagkakaroon ng diktadurya ay hindi na makapagsalita ang isang tao. While it is true na may elements nga ng pag-suppress ng freedom kapag sinabi mong martial law, maraming aspekto ng ating lipunan ang napigilan at maraming ahensya ng ating gobyerno, branches ng ating government, ang napigilan nung panahon ni Marcos. So anong sinasabi niya dito na walang dictatorship? What? Ako lang dito si Cecil. Cecil. Manang, nung panahong yon, ako ay naglakas loob. I placed my neck on the line. You didn't know the threats to my life, threats to the reputation of my family, blackmailing. Okay. And then, the other priests who were not so lucky, some of them were salvaged. Okay. Lang, parating Marcos ang sinasabi nilang usapin. Eh, bulto na lang yun eh. Ito na ang panahon na nagpapakita na mismo ang masa naniniwala sa isang rehimen at suportado nila nagbalik ang si Imelda. Napabor sa isang makamasang pagbabago. Eh, sinasabi ninyong si Imelda bumabalik. Eh, binigyan na ng pagkakataon si Cory, si Lechito Gascon para i-prosecute yung mga Marcoses. Eh, hindi nyo nagawa eh. Tapos ngayon, kayo ang nagpabalik. Tawagin natin si Cecil. Cecil, maaari bang masagot ang sinabi? Of course. Wait, let's hear Cecil. Cecil, go ahead. Manang, pwede ho bang sagutin yun? Sapagkat alam po ninyo, ang diktadurya po ay katotohanan. Hindi ho ito figment of the imagination. 10,000 biktima ng martial law na hanggang ngayon ay wala pang katarungan na natatanggap. Ako po, alam ko, hinarap ako. Para sabihin ko lang sa inyong katotohanan, dahil karanasan nito. Hinarap ako ng defense minister. Ang sabi niya, sa nobyo ko, hindi ko pakabiyak. You tell Alvarez he'll be shot on sight if he doesn't surrender. Wow. Katotohanan po ito. Ang kanyang kapatid ay pinatay si Nalvage. Marami pa pong iba. Ngayon yung konstitusyon na sinasabi ninyo,
na niyurat ni Marcos, ito okay, po okay. ay katotohanan. Katotohanan ito. Sapagkat under duress, why? Under duress, let me do the katotohanan sapagkat maraming hong mga kabataan na hindi alam ang katotohanan. Cecil, okay, that's very good, but we're not talking about the dictatorship. Maganda po yung historical insight na nakuha po natin dyan. At may safeguard naman po ang saligang batas tungkol dyan na maiwasan natin ang martial law, maiwasan natin ang dictatorship. Meron na po nakasaad dyan. Mm-hmm. Ngayon, let us not be subjective about it. Let's not be emotional and let's put it in a higher level of debate and discussion. Okay, Chito, you wanted to say something. Go ahead. Before that, na medyo nalilihis, ano po, dahil the reality of our country is that we were highly traumatized by a lot of events that happened in our history. So, yun po ang totoo dito. Masyado tayong broken because of our trauma sa politika, dictatorship, sa gera, kung kaya't makikita mo yung pain, eh, no? Na may malalim na hugot yung mga guests dito dahil it is a fact. I think it is a shame that the justice said that there's no dictatorship. I mean, that's a very short-sighted way of looking at it. Kita mo naman sa ekonomiya, kita mo naman sa epekto sa ating lipunan. Nakita naman natin sa pag-i-institutionalize ng korupsyon na nag-umpisa. Totoo na hindi lamang sa panahon ni Marcos, noon pa may korupsyon na, pero yung pag-i-institutionalize, pagkaroon ng sistema, naging systemic ang korupsyon, start po yan ng panahon po ni Marcos. And that is the reality. We could check that in the records. Gusto ko lang tumugon dahil nabahagi yung nasabi yung pangalan ko. Nabanggit yung pangalan ko. No? So, unang-una sa lahat, kailangan natin intindihin na sama-samang pagkilos ng mga mamamayan ang nagpanumbalik ng demokrasya laban sa isang diktador. Tama. At tinindig natin isang saligang batas bilang balangkas pang-demokratiko. Mm-hmm. Yung proseso ng paghabol mm-hmm. sa diktador at mga ginawa niya ay dinaan sa demokratikong paraan. Mm-hmm. At patuloy na ginagawa okay. nung panahon ni Cory, panahon ni Ramos. Ang aming pinaglalaban ngayon ay nakikita namin na unti-unting bumabalik. Okay. Dahil dyan, kinakailangan tumindig laban sa pagkukompromiso ni Erap Estrada. Sa next session, mga kapatid, let us discuss that kasi pinag-uusapan natin ang Marcos, diktadura, etc. So ang next question ay i-handle natin in the next segment, ang Marcos style, nagbabalik na nga ba sa administration ni Erap? Okay, ito po ang ating update ng ating poll question sa ating television audience. Ang di kailangan suportahan ang rally, 7,428. At ang nagsasabi pong kailangan suportahan ay 13,980. Okay. May panahon pa, mga kapatid. Kung gusto nyong tumawag, tumawag po kayo. At kung ang pananaw nyo ay kailangan suportahan ang rally, 867-9707. At kung hindi po kailangan, tumawag po kayo sa 867-9708 ng telemessage. Ayan. O ngayon, pag-umpisa na natin ha, itong nagbabalik nga ba ang Marcos style dito sa administration ni Erap. Do you want to start the conversational ball, well, Brother Eli? Meron po sapat na safeguard ng constitution ni during the time of President Cory para wag makabalik ang kagaya ng nangyari kay Presidente Marcos. Kasi doon, bago ka makapag-declare ng martial law, kailangan mo muna ang approval ng Congress. Correct. Unlike the 1937 Constitution. Okay. Yun nung pagbabalik ng Marcos Cornisim, suspicion din yun eh. Kaya yung curtailment of press freedom, suspicion din okay. yun eh. Okay. Senator Rocco? Wait, let's hear. Sa katunayan po, hindi suspicion. Okay. Hindi suspicion. Bakit ho hindi suspicion? Kasi nangyari namatay na ang Manila Times. Uh-huh. Aha. Klaro yan, hindi suspicion yan. Hindi mo na nakikita ang Manila Times. Ang last issue, na embargo ba? Yan naman ay hindi suspicion, nakikita natin. At kung mamatay ang ilaw, mawawalan tayo ng kalayaan. Ang issue po ay kalayaan. Kalayaan ay parang munting tanim. Kailangan inaalagaan. Pag hindi po natin alagaan at malingat tayo, noon na wala ang kalayaan. Pero malingat tayo uli, mawawalan tayo uli. May suspicion yung cronyism daw, suspicion. Let's hear one okay, side si Joey, of the bago. Okay. Joey, go ahead. Alam po ninyo, ayaw ko sa dito sa rally dito sa August 20. For one, dapat August 21 ang rally nila. Mm-hmm. Pangalawa, matutupo niyan talaga. This is a rehash. Rehash lang po ito ng mga old issues na ginagawa nila. Garbage na po yan. Eh. Every time na wala na talaga silang issue, babalik nila po ang Marcos. Issue, okay. Ganito. Ganito po yan. Okay. Sa Marcos issue, nung panahon po ni Cory, practically siya ang may hawak ng gobyerno at the time. Uh-huh. Sabi niya, lulundag kayo, lulundag ang mga tao.
wala naman siyang nagawa po sa kay Marcos eh. They had tons and tons of documents, okay. Everything. Kung wala silang nagagawa. Eh, walang nangyari. Hanggang walang nangyari. Okay, so kung walang nangyari, then inirehas nila, sasabihin nila. Pakisagot po yan. Pakisagot lang yun. Sagutin po nila. First of all, yung sinasabing suspicion, ang basis ng rallies on Friday are not based on suspicion. Kasi it's real eh. Curtailment ng press freedom, what happened to Manila Times, what's now happening with Inquirer. Yeah, we're talking about cronyism. Kung gusto nyong sabihing suspicion, the people must be suspicious to the government. Bakit? Even his pilot project, NAPSI, sa youth sector, sa amin, na nag-participate kami, what did the government did sa amin? Ano nangyari? Anong ginawa nila? Palakasan. Oh, okay. We were involved in there. They didn't believe in us. Okay, sagot po yan. Siya na po mismo nagsabi, na-involve sila doon, natalo sila sa isang asembliya nila, natalo siya doon sa mga patakaran na sila mismo ang sumulat, palagay ko naman wala kaming magagawa kung sa sariling patakaran. Sagot po. Sagot po. Ako po si Roy, kasabi po ako ng Pandayan. Kami po ay membro ng National Peace Conference. Ang nangyari po sa National Anti-Poverty Commission ay nasinorkal po. Supposed to be magkakaroon ng kongreso, hindi po ginawa nila yon. Kung sinong malas kay ERAP, yun po ang inelect in-appoint ang diretso. I am sure that's a very good topic, pero hindi po yan ang pinag-uusapan natin. So, pwede ba, tanungin natin, maiba ang usapan ng konti. Sa inyong palagay ba, ang El Shaddai rally is sabotahe dito sa rally ito? Ano ang inyong kuru-kuru dyan? Ay, suspicion din naman yan eh. Can we have? Suspicion? Ay, di, wala na. Sabotahe, o. Ang prayer rally po ng El Shaddai is a prayer rally. Uh-huh. It is a suspicion on the part of the people na pro yung nagrarally anti-Chacha na ito'y panlaban sa kanila. Uh-huh. You know, the best antidote to all these things as a nation right now, especially we're rethinking the Constitution, is, for example, the church should lead us to contemplate and pray for enlightenment while the politicians discuss the issues. Okay. Awesome. Any answer? Any answer? That's actually not a bad point. So, maganda naman yung kanyang sinasabi na kailangan natin ng giya ng ating mga religious leaders para sa pag-iisip at pagde-decide. Magandang ideya na i-enlighten yung mga tao habang ating mga politicians ay nagde-decide, gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Pero hindi mo rin maiiwasan na mapaisip na talagang sinasabay yata kasi sa mga panahon na ito, kilala na supporter ni Velarde at in-endorse pa yata ni Velarde si ERA para maging pangulo. Kaya hindi mo rin maiwasan na isipin na ito ay ginawang pangontra sa crowd na gagawin nila sa August 20th din kasi sasabay nga nila. Ayun ang ginawa ng simbahan. Dodi Limcao ko. Yung pong ano, pwede ba sagutin yung tanong? No, wait, let's listen to Dodi. Balikan ko muna yung tanong sa simbahan. I think, who are we to say what the church should do? These are the bishops of the church. But back to cronyism, hindi ho suspicion. Yung Supreme Court ho, nag-rule na in December of 1998. Sinabi na, na bawal mag-compromise on hidden wealth. Sa makatawid, may hidden wealth of the Marcoses. Kailangan ilahad sa publiko at kailangan kunin ang lahat ng nakaw na yaman. Hindi ho haka-haka yan. Talagang nagpasya na ang Supreme Court. Pangalawang kung bakit hindi haka-haka. Nag-rule din ang Supreme Court, liable ang Marcos Estate for 23.5 billion pesos. Unpaid taxes. At saka yung cronyism, may subtle forms. Halimbawa, yung ruling sinabi mo kaibigan na binalik ni Presidente Ramos si Mr. Cuanco sa San Miguel. Si Presidente Ramos. Sa panahon ni Presidente Ramos, bumalik si Mr. Cuanco sa San Miguel. Pero nakakalimutan ng lahat kung saan ang galing ang pera sa San Miguel. Sa mga coconut farmers, coconut levy yan. Okay. Hindi, patapusin mo ko. Isa pa, dapat konting pagsusuri. Si Mr. Tan, patapusin mo lang ako. Si Mr. Tan, halimbawa, hindi man binigyan ng mga behest loans, hindi man kinolekta yung mga buwis. Parang binigyan mo na rin siya ng pera dahil hindi hinabol yung buwis na utang. Okay. Kaya marami pong kaming halimbawa na dapat siguro maging gwardyado tayo at baka bumabalik na. Maliwanag naman yung punto niya. Sinasabi niya na hindi fake news yon na merong ill-gotten wealth na kailangan bawiin ng ating gobyerno mula sa mga Marcos. At sinasabi niya nga na tinatawid niya lang ito dun sa panahon nga ni Estrada na ganun din ang nakikitang similarities na merong cronyism. Cronyism po, isang pagkakaroon po ng mga grupo ng mga kaibigan at malapit na mga tao sa isang politiko at sila po ay nabibigyan ng special favor or special na kapangyarihan or posisyon. Okay.
Malinaw na sinasabi kanina ni Chito na may proseso diyan kung paano mo i-establish yung guilt ng isa at kung paano nagkakaroon ng kung paano mo yan papatunayan nakasadya sa konstitusyon. Eh kung meron naman pala silang pwede, bakit hindi sila magpunta doon sa tamang korte para harapin yung katotohanan at isiwalat yung katotohanan. Ngayon ang isang problema ay bakit sa pag-uusap ng pagbabago na inilalahad ng ating Pangulo para magkaroon ng tunay na pagbabago para sa masang Pilipino, bakit ibang usapin ang inilalahad? Sapagkat kung talagang sabi ni Chito, kung ang legacy ng Korea ay ang konstitusyon, eh hindi lang naman konstitusyon ang pinag-uusapan natin, Chito. Ang pinag-uusapan natin, may nakakain ba ang masang Pilipino? Napakain ba natin ang naghihirap na sambayanan? Eto ang napakakain. Kaya nga. Hindi pwede kainin ng masa ang konstitusyon. Alam niyo, mayroong napaka-serious problem dito. Sige. Kaya ikaw ay Katoliko, Protestante o born again, kinakailangan manindigan ka sa katotohanan. Kami nagagalak sa sinimula ni Brother Mike Velarde. Ang katotohanan ay, pinagdiriwang niya ang kanyang karawan. Nearest the weekend. Noong 20 ng Hulyo, idiniklara ng pamunuan ni Cory na magkakaroon ng rally sa 20. Sapagkat marahil, nais niyang iwasan yung 21 na El Shaddai. Ngunit 5 days after that, kumuha sila ng permit to have the rally on a Friday. Ngayon, ang rally nila usually sa gabi. Pero for the first time, sisimulan sa alas 10 ng umaga. Just answer that. Malayo. Siguro po ay hindi po natin pwedeng i-relate yun. Kasi wala naman sigurong direct coercion do sa Office of the City Mayor ng Maynila para magbigay ng permit do sa rally. We are not speaking of coercion. We are speaking of time sequence. Yes, Father. Kaya nga, the permit that was issued came from the City of Manila. So, ibig sabihin, let us not put a direct relationship kung may coercion man doon ng ERAP administration doon. Wala talaga tayong direct link kung meron nga silang ganun. Intelligence can put connections. Wait a minute, hindi naman coercion yung issue doon na si ERAP yung may pakana. Hindi mo naman kinakailangan na si ERAP yung magsabi na, i-timing nyo yan ha. Kasi kung ikaw, close ka sa Pangulo, kunwari katulad kay Mr. Velarde, edi ikaw na mismo mag-i-initiate niyan. I think it is really intentional based on what the priest has also said. Another thing, no? Dito muna. Okay. Mari pare, alam nyo, sa Biyernes, magandang pagkakataon to para sa ating lahat. Dahil lahat tayo, sa pamamagitan ng isang demokratikong paraan, malayang makikilahok at ang mamamayan na nakikinig sa atin ngayon, makakapili. Mabuti po yun. Ang issue lang po namin kung bakit kami lalabas sa Biyernes ay dahil nga gusto namin siguraduhin na yung mga tagumpay ng ating demokratikong revolusyon, tagumpay ng EDSA, ay manaig. Okay. Ronald, bilang tugon lang sa sinabi niya kasi kanina, no? Alam nyo, ang isang diktador, hindi naman niya ilalagtad ang kanyang mga nakaw. Maraming masalimuot na mga bagay ang ginawa niya para itago. Ngayon, ang malungkot sa nangyayari, nakita namin, na yung dating abogado ni Marcos, na nagtatago ng yaman ni Marcos sa Switzerland, ay ngayon, abogado ng PCCG ni ERAP Estrada. Kami po sa Mindanao Youth Coalition for Concord, ay hindi po kami tumututo sa pamamaraan ng papapayag ng ating inahing sa pamamagitan ng rally. Okay. Ang tinututo lang po namin ay gaganap yung rally sa August 20 sapagkat naniniwala kami na walang basihan. At naniniwala kami na ang presidente ay sincero sa kanyang layunin na baguhin ang konstitusyon na ang makikinabang ay ang taong bayan at hindi ang politika. Okay. Okay, parin Koka, nag-uumpisa ta tayo. Okay. Ito ang ating second to the last poll update, mga kaibigan. Ang nagsasabing di kailangan mag-isuportahan ang rally sa August 20 ay 7,546. At nagsasabi pong kailangan suportahan ang rally sa August 20 ay 14,260. Okay, meron pang panahon para last minute, huling hirit ninyo. Kung sa inyong pananaw, kailangan mag-rally ng August 20, tumawag po kayo sa telemessage 867-97. Okay, before that, gusto ko lang pong i-mention na pansinin niyo po yung kanilang telemessage. Wala pang cellphone number dito.
ito po kasi, 1999 po kasi, ito pa lang po yung start po ng ating mga mobile phones. Very interesting kasi GSM pa yung mga gamit namin dati. At texting, meron na, papaumpisa na yung mga maliliit na mga phone, mga Alcatel dati. Pero makikita mo din minsan, no, when we look back and have a time travel sa mga ganito mga palabas, makikita nyo yung fashion, makikita mo yung technology during this time. So telephone numbers pa rin talaga. So kung gusto mong magbigay ng opinion mo, kinakailangan mo silang tawagan sa iyong landline. At kung hindi kailangan suportahan, tumawag po kayo sa telemessage number 867-9708. Pwede ba? Okay. Sandali. Okay. Last second. Okay. Palagi nababanggit yung voice of the people. Mm-hmm. Boses daw ng tao. Mm-hmm. Boses ng masa. Okay. Ayan, maliwanag na maliwanag, boses ng masa. Subalit ayaw paniwalaan, sino may suspicion pa. So in other words, sasabihin na, na yan ay hindi totoo. So in other words, okay. Kapag boses, kapag pabok, okay lang. Okay, go ahead. Hindi pa boses ng masa yan. Ang totoo, wala pang dapat pag-usapan eh. Wala pa namang clear cut kung anong papalitan sa chapter. Uh-huh. Ang gagalaitin na sila eh. Based on suspicion, walang basis yung pang... Mayroon na sa lalim eh. Mayroon na una. Ito pa isa. May basis. Okay, hindi ako agree doon sa kay Brother Eli. Meron pong basis, meron nga eh. Nalagay na nga yung tatlo nilang sinasabi eh. Kaya nga po sinasabi natin, di ba? Ba't kinakailangan pumunta sa kalye? Ba't kinakailangan mo mag-rally? Dahil may mga reasons na logical at legal, kaya sila ay pupunta. So, I don't agree with Brother Eli na hindi do clear-cut. Yung mga halimbawa ng mga taong in-appoint nga ni Erap Estrada sa kanyang mga posisyon. Yung kanina, yung head ng PCGG ay dating abogado ng mga Marcoses na nagtatago ng ill-gotten wealth. So, yun, mga specific examples yun. Okay. Maring Winnie, Maring Oka, hindi na po natin kailangan magturuan at magsisiyan. Hindi po natin dapat kailangan suportahan ang rally. Sapagkat kailangan po, kumilos na tayo. Kung hindi tayo kikilos, sinong kikilos? Kung hindi tayo kikibo, sinong kikibo? Kung hindi ka kikilos, sinong kikilos at kikibo? Kailangan po magtulungan po tayo sa darating na tsa-tsa. Okay. Senator Rocco, did you want to say something? No, hindi po yan sinasabing suspicion, hindi talaga totoo. Sapagkat si Presidente nga mismo, paulit-ulit na sinasabi na ang lupa ay benta sa Banyaga. So hindi suspicion po yan. Now, etong pag-aaral, makikita nyo po na hanggang ngayon wala pang nagsasabi kung bakit kailangan inmiendahan. Mag-aaral lang daw. So kung pag-aaralan natin, hintay natin. Kung gusto ng Presidente, itanong natin sa mamamayan. Ito yung nasa konstitusyon. At 2 weeks ago, in-offer ko ito bilang compromise para magkaisa tayong lahat. Nasa Section 3 ng Article 18, nakalagay doon. Itanong sa elektorado kung gusto natin ng constitutional convention. Itanong natin po sa 2001 upang bawat congressman, imbis na magsabing ipagagawa ko itong tulay na ito, sasabihin, gusto kong inmiendahan ang constitution. Then, masisettle natin sa 2001. Makita kung ano talaga ang sasabihin ng tao. So, yes. Yung sa akin po, sagot dun sa unang katanungan kanina, nagsalita daw po yung masa sa telepono. Alam nyo po, hands down, alam namin matatalo kami sa tele-survey na yan. Sapagkat, ang masang Pilipino po ay walang telepono. At wala pong kuryente. Wait. Tama ho. Kaya, siguro Kaya nga po, let her speak. Tapusin natin, okay. Kaya nga po, kami ay naniniwala na dapat palitan ang konstitusyon sapagkat yung telecommunications ang isa sa may prohibition kung paano makapasok ang mas maraming kapital. Wala pong pumapasok galing sa Pilipino, ba't di natin subukan ang kapital ng dayuhan para yung mahirap magka-telepono magka-kuryente. Tama ho yun! Walang telepono ang karamihan ng ating mga taong bayan, kaya unahin muna natin bigyan ng telepono sila bago charter change sa kalitan. Siguro po,
siguro po hindi tututuloy ito muna, ang pakilang panig. Ito muna, no? Ito muna, this side first. Para po sa mga mamamahayag na nandito, lalo-lalo na po sa mga pare, ignorance of the law excuses no one. Attachment is earthbound. Earthbound po yung attachment. We have to forget the past. No mentioning of the past. No mentioning of names. Kailangan po natin yun. Thank you. Okay. Alam po natin na binoto ng mga masang Pilipino si Erap dahil siya, ang akala nila, siya ang sagot sa kahirapan ng ating bayan. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, ang pagbibenta ba ng lupa sa mga dayuhan ay sagot sa kahirapan ng bayan? Wait. Sandali lang ho. It's time. Alam nyo, we can go the whole night making debate about this question. Pero wala na hong panahon. Ang kailangan ko ngayon, yung final statements ng mga panelists. In other words, you have the last word. Brother Eli, you are the first. Wala pa hong binibenta. Wala pa. Wait. Sandali lang. Huwag kayong dumalo sa rally. Bakit? Nahahati tuloy kayo. Katoliko versus Katoliko. Mabuti pa, wag na kayong dumalo. Kay Brother Mike, wag na rin. Kay Cory, wag na rin. Manahimik kayo sa bahay nyo. Manood na lang kayo sa TV. Okay. Ako rin ay naniniwala. What? Sandali lang. Wait. Give them, everybody, a chance. Please. Sa darating na Biyernes, dapat tayo'y mag-rally. Ito ay isang pamamaraan upang mabuo at ultimately magkaisa ang mga Pilipino. Sa ganyang pamamaraan, kapag inihayag, tayo'y mayroon panunungkulan na magkaisa ultimately. Okay. Herbert. Maraming salamat po. Si Herbert. Okay. Sa mga pinagpipitagan po natin mga bisita at sa mga estudyante, magandang gabi po ulit sa inyo. Alam nyo, kaibigan ko yung mga Marcoses, mga Aquino, mga Ramos, sa mga Estrada, na nasa showbiz na kami lahat eh. No? sa akin lamang po, number one, I admire President Aquino and the Constitutional Convention who drafted the whole Constitution. And there are a lot of safeguards para maiwasan natin yung dictatorship, etc., etc. No? But I also believe that let us set aside our emotions, let us not be subjective and be objective about it and put this in a higher level of discussion and debate. Number two, I believe in the credibility of the members of Congress, both houses, and the credibility of the PREPCOM. And the final arbiter of all of these proposals is still the Filipino masses. Okay. Partner. Congressman Anglaya. Okay. Klarong klaro ho siguro sa Sir Arsene na ginawa natin. Nagsalita na ang taong bayan. What? Box give day. Give him a chance. Box stop day. Boses ng tao, boses ng Diyos. Kaya kayo pong lahat, August 20, magsama-sama tayo, dalhin niyo yung asawa, inyong boyfriend, tatay, nanay, lolo, lola, pati aso na ho nyo. Tara na! Quiet! Ako po ang kinakausap ko, ang mahihirap. Ang sa akin lang po ay pag-isipan nyo. Kayo ba ay sasama sa rally na ang nag-organisa ay mga taong hindi kayo binigyan ng telepono, hindi kayo binigyan ng kuryente, at hindi kayo binigyan ng trabaho. Okay. Lalo na mahirap pagka ang public utility ng telecommunication ay ibebenta sa estranghero. Ako'y bumabalik sa unang sinabi ko, ang ating gagawing pagrarally sa Biyernes ay pagtulong sa Presidente Erap. Sapagkat siya bilang public official, we have to scrutinize, to criticize upang siya ay maging accountable to the Filipino people. Kaya ngayon, ang mga Marcos na nagbalik upang tayo ay insultuhin at pinagyayabang ang kanya mga rubies, mga diamond na nakaw lamang sa bayan, ang mga press na pinahihirapan at ang constitution na dapat, sangayon ako kay Congressman Romualdez, magkaroon tayo ng mechanism na ito ay pag-aralan in the level of the masa. Okay. Salamat po. Ang masasabi ko lang, no? Marami na naghirap, pamilya namin, pamilya rin ng iba, naghirap for all this. Wait, pakinggan natin. But most of all, ang naghihirap talaga ang tao. Now, there will be more serious issues even than wait, this. Wait, please. Mas marami pang isyong lalabas dito, mas grabe pa dito. Sana naman, we don't have to be divided. We only need one rally, pro and con. Then, why don't we have a public debate? So everybody will learn about the issue. Why do we always have... If we had this program tonight and you all went to Makati and we went to Luneta, we would not learn anything because we'd like be talking to ourselves only. So ang suggestion ko, dapat naman, pag may mga serious na mga issue dito sa bansa natin, pag-usapan natin lahat. And then
accept any invitation for a debate anytime, anywhere, and we can discuss even the Marcos issue for the next 10 years. Okay lang yun, pero i-debate natin. Ready. Ayan, Nico. Ready. 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 Pakinggan natin si Roel. Kung kami hindi nag-rally sa EDSA noong 86, nandito pa ang uncle mo. Wait, tapos na. Pero meron na tayong, we have now, demo, we have the Congress and the Senate. Nagkagulo na. Pakinggan natin si Roel. Okay. Okay. Alam mo, sa istorya po ng daigdig, isa lamang ang nakitang may kapangyarihan, buong-buong kapangyarihan pagkatapos ibinalik sa tao sa pamamagitan ng 87 Constitution. Yun po ang major achievement ni Presidente Cory. At that time, binigyan tayo ng proteksyon ng saligang batas. Ngayon pong nauulanan, ngayon pong mapanganib kontra sa Constitution na nagbigay proteksyon sa atin, tayo naman ang manindigan at bigyan proteksyon ang saligang batas. Kaya po, dumalo kayo sa Biyernes. Wow! Okay. 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 Come on. Finish. Okay. Alam mo ninyo mga kaibigan, narinig natin lahat, no? Pero ang importante dito siguro, kahit na anong panig dito, would always stay on the side of vigilance. Sinasabi kanina ni Brother Eli na suspicion true, etc., etc. Sabi niya, in effect, hindi totoo. Pero kahit na suspicion lang, kung hindi tayo vigilant on our rights on both sides, palagay ko tayo din ang magbabayad niyan. So, itong rally should not be taken personally. Kung million-million po ang pupunta dyan, it should not be taken personally by anyone associated with the president. Dahil ito po ay pinaglalaban ng karapatan ng bansa. All of us are stakeholders here. Kaya dapat siguro, sama-sama na kayo, sumama na tayo lahat dun sa rally. Kasi ito yung pinagtatanggol. Pinagtatanggol natin ating karapatan. Okay? Okay. Wait, wait. Ang sinasabi ko lang, Maring Winnie naman, we're looking merely dispassionately on the need to be vigilant. It has nothing to do with any person or any other institution. Ito lang naman. Can you imagine, siguro mas malungkot tayo kung walang rally. Hindi ba? Okay, anyway, that's ako, my submission. Ako, I was going to do my she says, pero itong si Tess Baltazar, kanina pang nakaganon at hindi natin pinapansin. So I will give my time to her. Okay, Tess. Okay. Marcos issue po, hindi natatapos dahil we have not attained justice. Yun po ang punto ng rally. If we do not get justice for the crimes committed against the Filipino people during the dictatorship, it will happen again. At saka po tayo yung nagla-rally dahil hindi po na dati pa kami nagtututol tungkol sa charter change. Hindi kami pinapakinggan. Hindi na walang debate. Matagal na nagsasalita yung mamamayan. Nagde-degma yung presidente. Ignore yung 86%. Thank you very much. Okay. Ngayon, ito na. Wait. I gave up my time for her, okay? So that finishes it. Ngayon, meron tayong it's not balanced because I happen to agree with her. Okay, that's my time. So di kailangan, 7,888. At ang kailangan na tumawag po mga kaibigan ay 14,966. Marami pong salamat sa inyo lahat. Marami salamat po sa inyo. Okay. Okay, dyan na naman po nagtatapos. At sa totoo lamang po sa lahat ng mga video reactions na nagawa natin patungkol po sa GMA 7 show na debate, ito yata ang pinakamagulo. So may recommendation ako, ano, and I think I have seen the setup mismo ng studio. Kung I think mas mabuting ginawa nila yung sa mga later episodes na, kasi ito medyo older episodes to ng debate na kung saan yung actual crowd dyan mismo na nakikita mo sa screen, ano. Sa mga later episodes kasi nila, kung di po ako nagkakamali, yung set po ng mga debaters nandito at yung crowd medyo nandun sa harapan, parang audience talaga sila. Dito kasi parang it gives us the feeling that parang siyang town hall meeting eh. So medyo magulo, mahirap i-contain, especially may mga agresibo sa both sides ng debate, kaya medyo magulo to. And dyan mo makikita, ano, sa mga newbies, sa mga baguan, new generation na nakakapanood ng debate nito, ganyan yung political climate nung panahon namin. And there's a very big change of course ating panahon ngayon. Very interesting that they were talking about the Marcos being back, or at least it gives them the feeling na bumabalik yung kapangyarihan
yan ng mga Marcos and then fast-track that to 24 years after. Ngayon nga, Pangulo natin, Marcos na ngayon. So, napaka-interesting na makita yung emosyon at ang political tension ng mga panahon na ito, 1999. At kung alam nyo nga po yung nangyari sa ating history, ilang taon lamang pagkatapos ng debate na ito, in 2001, January yun, kung di ako nagkakamali, nagkaroon nga ng isang pag-aaklas, ang tinatawag natin na EDSA 2, kung saan naost nga si Pangulong Estrada at si Pangulong Estrada ay lumisan ng Malacanang. Napaka-interesting point yun ng ating history. So mga kayuti, anong masasabi niya sa debate na yan? Naku, napakaraming issue. Whew. Merong issue pa tungkol sa Marcos na pagbabalik, ill-gotten wealth, cronyism, utilities, foreign ownership. Ay nako, nagkasanga-sanga na in 1 hour, kaya napakainit ng debate na ito. So ano po masasabi niyo dyan mga kayuti? Comment po kayo down below kung kanino po kayo nag-agree, kanino kayo nag-disagree. So palagay niyo ba, suspicion nga lang o hindi? So comment down below lahat po ng mensahe, amin pong binabasa. For the final announcement pala na nasabi ko kanina, nag-agree na po tayo na tayo po ang magiging host at moderator po ng Palabas. Ngayon po, ina-iron out na lang po yung details. At least from the side of Fiscal EJ, he agrees. Gusto niya talaga tayo na tayo yung mag-host. Inaantay ko na lang po yung response po ni Attorney Libayan dahil tayo din po ay nag-send ng message sa kanila. So i-update ko na lang po kayo either sa Facebook po or dito po sa Usap-Usap University channel sa ating community tab kung ano po yung updates dahil isa to sa mga pinakamalaking legal debates na mangyayari sa YouTube world, especially sa mga content creators po na katulad ko po. Ako nga hindi nga ako aware nito initially. Maraming salamat po sa mga nagtatag po sa atin na tayo nga daw po ay maging moderator. At nung tinignan nga natin na meron nga isang possible na legal debate at nag-isip sila kung sinong host at moderator, eh tayo naman po, debate channel po tayo. So I think it's just fitting. So sa muli, maraming salamat po sa panonood. If you like these kinds of contents, please click subscribe here. Pwede nyo din pong i-click itong video na ito. Kung ayaw nyo itong video natin ngayon, meron dito, meron din po dito. And maraming salamat po ulit. See you guys next time. Peace, bye-bye.